Hello mga ka-vlogs, welcome back ulit po dito sa ating channel. At kung bago ka lang po sa ating channel ay nanyayaan po kita mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nang sa ganun ay magiging updated ka po lagi sa ating mga susunod na mga videos. Ang pag-usapan po natin sa umagang ito ay paano nga ba natin malalaman kung meron po tayong mga content or meron po tayong mga videos na in-upload na natatawagan po ng copyright claim or copyright hit. At saan nga ba natin malalaman ang mga features na yon? Yan po ang ating pag-aaralan. Subaybayan nyo po at naway makatulong po ito, lalo na po dun sa mga kaibigan po natin o kapag po natin nag-YouTube na kakasimula po lang po sa kanilang mga channel. So gumawa po tayo ng dalawang videos na yung isa ay full po na dinownload po natin and then i-re-upload po natin. Alam po natin na may copyright hit at copyright claim po doon, pero para nang sa ganun malalaman po natin anong pinagkakaiba po ng copyright hit at copyright claim at saka saan ba natin makikita ang mga iyon. So mag-open po tayo ng YouTube natin. Okay. Kung mobile phone po ang gamitin nyo ay siguraduhin po natin naka-distract mode po tayo. Ayan. And then mag-upload po tayo ng dalawang videos. Dapat naka no, it's not meant for kids. Then next, then dapat naka public. So yung mga processing is adjustment. Natin. Tingnan po natin kung ano po magiging tawag ng YouTube sa i-upload po natin. Pero mostly po ay copyright claim po talaga siya kasi wala po tayong inambag or wala po tayong dinagdag or wala po tayong binawas sa videos na in-upload po natin. So posibleng 101% is makaka-copyright claim po siya talaga. So ayan, tapos na po siya nating may upload. So tingnan po natin kung ano pong magiging claim or magiging copyright ni tatawag po ni YouTube. Saan po siya? Yun. So dahil wala po tayong binagdag at then wala po tayong binawas, so copyright claim po talaga yung nakuha po natin. So iwasan po natin sapagkat kapag tayo ay magkakaroon na po ng tatlong copyright claim gaya nito ay ma-close po yung channel natin or ba-block na po yun forever. Hindi na po natin magagamit yung channel natin. So ito po yung pinakaingatan po natin na wag po tayo mag-download and then mag-re-upload ng mga videos. So ang next po na susubukan po natin ay ito po yung ginawa po natin na sample kanina. Same pa rin, no, it's not meant for kids. And then next. And then public. Susubukan natin kung ano pong matatawag ni YouTube doon. Tapos na kagad kasi maliit lang siya. Tapos natin, and then tingnan po natin. Yun, publish, yes. Nakatalukuyan po ay ito po siya. Hindi po siya natawagan ng copyright claim sapagkat yung ginawan po natin is ito po, panoorin po natin. So, ito po siya. Hello mga ka-vlogs, welcome back ulit po dito sa ating channel at
So yun po yung laman niya. So ibig sabihin, yung disturb down na kasunod po nung windscreen na subscribe button, yun lang po yung clip na kinuha po natin dun sa nauna po nating videos. Kaya hindi po siya natawagan ng copyright claim. Pero iwasan po natin sapagkat lagpas yata ng 3 seconds yung videos na kinuha po natin or yung clip. So pag mag-apply po tayo sa monetization ng YouTube ay matatawagan pa rin na hindi naman copyright claim, at least copyright hit lang siya. At saka ito po yung ito pong videos na makikita po natin is wala po siyang copyright hit, no? Yung akala po natin is okay. Ito po yung isa sa pinagdidiinan ko po ng pansin doon sa nakaraang videos po natin, na akala po natin ay wala po tayong copyright hit. So hindi po yan na din safe. So pag apply po natin sa monetization ni YouTube ay doon po lamang yan madidetect, sapagkat manual po ang pag-review ng mga channel na nag-apply po sa monetization. So doon po yan makitaan ng copyright hit. So hindi man siya copyright claim, copyright hit lang naman, pero at least may kahati po kayo ay hindi po buo yung makukuha mo pong sound sa videos na in-upload. Kaya kung kukuha man po kayo ng mga video clips or iban po ng mga sources ninyo na mga videos na gawan po ninyo ng mga reaction, ay hindi naman masama na kumuha po tayo ng mga clips sa mga videos nila. Ay pwede rin naman natin gawa ng content yun. So ang marapat lang pong gawa natin is dapat sariling idea po yung i-apply po natin, and then may ambag po tayo or nagkakaroon po tayo ng effort dun sa mga videos na in-upload po natin. Hindi po yung nagda-download ka lang and then i-disarrange mo lang po or baliktad-baliktarin mo lang po yung mga clip na dinownload mo and then i-upload mo ulit. So madali po yung madidetect ni YouTube. So kaya kung tayo po ay gusto pong ma-monetize na walang kaaberya, is gawan po natin ng tama, o gawin po natin yung tama yung pag-upload po ng sarili po nating content. So nawa ay may natutunan muli kayo sa araw na to, at kung bago ka lang po sa ating channel ay inanyan kita ulit na mag-subscribe at click ang notification bell, nang sa ganun ay magiging updated ka po sa ating mga susunod na mga videos. Kaya mag-ingat po tayong lahat, at sa ulitin po ay magandang araw po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo at God bless you.